Hello guys, this is JaFUNesa and welcome to my channel. So today magluluto po tayo ng pancake na may halong saging at saka pineapple. So if you are not yet subscribed to my channel, sana i-consider nyo mag-subscribe at kung magustuhan nyo yung aking video, please share. Ayan, so guys, ito yung mga ingredients ko. Ito milk, banana, pineapple, tsaka flour. Ayan, ready mix na yan. At tsaka yung isang itlog. So, yan lang guys, ang gagamitin ko para lutuin to. Ayan, so unahin muna natin yung flour. I-sieve po siya para hindi siya magbulbol. Anyway, ayan, para mas pino siya guys. So, i-sieve muna natin siya. Medyo matagal to guys. So actually yung ginamit ko guys na flour is 2 cups. 2 cups lang siya. So depende sa inyo guys. So 2 cups at saka 1 cup of milk, 1 medium egg, saka isang saging, tapos yung pineapple. So, ito guys, it depends on you kung i-sieve nyo pa yung flour o hindi. Kasi, kung hindi naman, okay naman kasi pancake lang naman yung gagawin nyo eh. So, yung sa akin, isinisieve ko siya para mas madaling haluin. Para hindi siya magbuo-buo, ganun. So, ayan. May hindi pa pala ako naisama na gamit. Yung gumamit ako ng butter. So, nilagyan ko siya ng butter. Tapos, naglagay din pala ako ng baking powder. Konting baking, 1 teaspoon ng baking powder. Pero mamaya, hindi ko na yata na-videoan yun, nakuha na ng video. So, next na to guys, yung, ito naman yung saging na yung babatiin ko. Este, yung imamash natin yung saging. Kasama na yung itlog mamaya. Ayan siya. So, isa lang ang gagamitin natin. Ito ay hinug na guys. So, anong tawag dito? Madali na siyang imash. So, ayun. Pinagsabay ko na rin yung ano itlog para sabay na silang mamash together. O, diba? So, wala akong electric beater, guys. So, yan lang yung ginagawa ko. So, kung meron kayo niyan, mas mainam para mas pino yung pagkaka-mash ng banana. Ayan. So, maglagay na tayo ng 1 cup ng milk. Ito, fresh milk to, guys, yung ginagamit ko. Ayan. Maglagay tayo ng 1 cup lang siya. Ayan. Kasi 2 cups ng flour, 1 cup ng milk, tapos 1 itlog, 1 saging, tapos later na yung pineapple. Ayan, so halo-haloin na natin siya. Ayan, medyo messy yung pagkakahalo ko. So naglagay din ako ng butter. So kanina nilagyan ko din siya ng konting baking powder, guys.
So, ayan, haluin natin. So, ganyan lang yan. So, depende sa inyo guys kung anong gusto nyong paghalo. So, ganyan yung paghalo ko sa aking gagawing pancake. Ayan, pag na-mix mo na siya guys, ayan, dilagyan ko siya ng plastic wrapper para let it sit for 30 or 1 hour. 30 minutes to 1 hour. It's up to you. So, ayan na siya. Okay na siya guys. Mga 45 minutes yata yun. So, ayan, nilagyan ko na yung pan ng ng butter. So, i-try natin, lulutuin. So, siguraduhin nyo lang na nasa low heat siya o low fire yung, yung kalan para hindi siya masunog. So, ganyan po yung pagluluto ng pancake. So, yan yung unang niluto ko, guys. Medyo, siya, medyo nahiwa-hiwalay. So, pero tikman muna natin siya. Ayan. Ayan yung pan. Ay, grabe, ang sarap niya, guys. I mean, I recommend this. Masarap to, guys, na kahit para sa mga anak niyo. Masarap siya. Ayan. So, ayan, ito yung pangalawa kong niluluto. So, baliktarin muna natin siya.
So, actually guys, sa sobrang sarap niya, naubos ko na yung isa, yung naunang naluto. So, ayan, yung pangalawa, i-try ulit natin na kainin and i-slice. And then, ayan, tingnan natin sa loob, guys. Pero in fairness talaga, guys, gusto ko siya, masarap siya, and nire-recommend ako siya, guys. Ayan, nakikita niyo yung pineapple doon. O yun, masarap siya, guys. Ayan, thank you so much guys for supporting my videos at sana keep supporting my channel. And once again, thank you so much and I hope to see you again. Bye-bye!